Hey guys, welcome to another episode of GearHead PH. Sa video na ito, ipapakita ko na sa inyo yung bago natin project bike. Pero kung bago ka pa lang sa channel na ito, hit mo na yung subscribe button and notification bell para wala ka malagpas ng mga videos and updates. So, let's get started! Alright guys, so ito na nga yung ating project bike, Suzuki GD 110, 2013 model. Believe it or not, nabili ko to sa halagang 8,000 pesos. Murang-mura na siya guys, first owned, tapos hindi pa nabubuksan yung makina. Meron lang siyang mga tagas pero madali na yung linisin kasi ay madali na yung gawin. Papalitan lang natin itong mga o-ring. Sa halagang 8,000 pesos, sobrang sulit na niya. Mga issues lang nito, medyo may mga kalawang na, ayan, tapos itong sa tambucho, nakalawang na, pero madali lang yung gawin. Tapos, spokes, yung rim niya, kinakalawang na din, pero wala namang problema dyan kasi papalitan din naman natin yan, eventually. Tapos, ito pati yung ano, pinakamahalaga lang talaga dito is yung makina, which is sobrang in good condition pa. Walang signs ng oil leak dito sa pagitan ng cylinder block at cylinder head. Ayan, walang ka-leak dito. Maliban na lang dito sa cylinder head cover. Ayan, ito. Na kailangan palitan ng o-ring. Tapos, major na issue nito is overflow. Sakit na yan talaga ng mga GD110 na ganito yung style ng carb. So, plano ko pala dito guys is gagawin natin tong modern classic cafe racer na style. Meron na akong nabiling mga parts, mga ikakabit natin. I-feature ko yun sa ibang video para malatag natin yung mga nabili ko na parts. So ngayon, introduction lang muna. Mostly sa condition ng bike. Itong tangke, nakalawang na to. May leak, may butas na siya dito gawa ng kalawang dito sa side na to. Pero hindi na natin to gagamitin kasi nakabili na ako ng bagong tank na babagay dun sa ating project bike. Tapos, ito upuan for disposal na din yan. So, pinakamatitira na lang talaga dito is yung makina, yung chassis. Halos lahat kasi babaguhin natin, papalitan natin yan. Tapos, dilinisin lang natin yung mga kinakalawang na parts, kagaya itong yung tambucho, at yung swing arm, itong chassis, pipinturahan natin yan lahat. Siguro itong mga pwede pa nating ibenta na mga parts, ayan, ka-generate pa tayo ng income dito, like ito sa carrier, itong manubela, basta yung mga pwede pang mga goods pa na parts na pwede nating i-benta para dagdag na rin sa budget natin, di ba? Alright guys, so test drive na natin. Ito na yung susi. Actually, more than 1 year na itong nasa akin, pero ngayon ko lang siya nalaguan ng video kasi medyo busy tayo sa work at hindi talaga ako makachempo ng time para ma-introduce to, tsaka iniipon ko pa kasi yung mga parts para isang gawaan na lang. So, ayun, medyo maambon pero okay lang yan. So, ito, yung battery pala nito guys is okay na okay pa. Kasama pa to nung binili ko to. Pina-charge ko lang. So, yan. Electricals nya, walang problema. So, yun. So, itong mga switches, gumagana naman lahat to. Ilaw, medyo yung condition lang ng ano is makupas na. Ayan, ilaw, tapos signal light. Ayan, passing light, tapos kusina. And then, yun.
high low, ayan. Pakita naman. So, let's go. Ah, puta, may malakas yung ulan. So, sobrang smooth niyang i-drive, guys. Medyo maano nga lang kasi yung ball bearing na to, umaalog na yung T-post niya, siguro wala na yung ball bearing niya. Kaya papalitan din natin yun. Magpapalit na ako ng bagong ball bearing dyan. You know? So, sobrang smooth talaga. Fourth gear. Medyo abnormal lang yung panahon ngayon kasi ang init tapos umuulan. Ayan. So, sobrang sulit talaga dito, guys, for 8,000 pesos lang. First owned pa. Yun nga lang, medyo napabayaan na. Siguro kasi nakatambak lang. Sabi nung previous owner, nakatambak na lang to. At gamit lang to ng, service lang to ng boy nila. Kasi may negosyo yung previous owner nito. Yun yung kwento niya sa akin. Then, yung pinagbentahan nito, eh, binigay na rin niya dun sa boy nila. Yung 8,000. Kaya, yun niya. Yan o. So, magana lahat. Wala ka talagang problema itong motor na to. Except sa looks, yung itsura niya bubulok-bulok, parang bulok na napabayaan na, pero goods na goods pa talaga yung makina. Yun o. So, babalik na ako kasi medyo basa na ako, ayan. Ta maambon, umuulan, tapos sikat ng araw. Babalik ka tayo. Yun o, si TMX ko, ayan, 155. Abangan nyo rin yung gagawin natin dito kasi ini-makeover ko tong motor na to. Inahin muna natin to. So, kill switch. Ayan. Goods na goods. Okay guys, so isa rin pala sa mga main issues nitong motor na to is 2014 pa siya huling na-rehistro. Kaya medyo malaki-laki na yung penalty, pero hindi naman. Siguro abutin ako ng almost 4 to 5,000 siguro para ma-rehistro to, tapos ma-transfer na rin sa pangalan ko yung ownership. Tapos itong hub niya, yung pinakaloob ng hub niya is may biyak na, pero hindi ko na to gagamitin kasi meron na rin ako nabiling bagong hub na malalaman nyo yun sa next video natin, yung mga parts pag pinakita ko na yung mga nabili kong parts para dito sa Cafe Racer project natin. So, yun lang. That is it, guys. Kung nagustuhan niyo yung video na ito, give it a thumbs up. Kung hindi pa kayo subscriber, please consider subscribing. And hit nyo na rin yung notification bell. So, that is it for me for today. See you next time.